So mga dear, dito ko dinala si Ate Bing kay Ka Bruno kasi alam niyo ba kung bakit? Good morning. Good morning to each and everyone. So ayan, it's a new day, it's a new life. So Monday today and sabi nga nila sa ano, sa Pilipinas, pag Lunes, malinis. Oo, susot natin 'yan sa ano mo, sa paa mo nak. Ayan, kay lalabas kami ngayon mga dear kasi magpapadala kami ng pa-order. Oo, kasi may tatlong pack ako dito mga lalabs na kailangan nating dalhin sa post office. Medyo late na kasi 10 in the morning na. Medyo hindi stable si ating baby Porinoy kasi nga ayan, lagi siyang ganyan, iyak-iyak. Alam niyo kung bakit umiiyak to, nasasaktan siya dun sa paa niya kasi ginto yung paa niya, naipit kung saan, hindi namin mamalayan kung saan naipit, mga lalabs. Oh. So ayan, balikan ko kayo mga lalabs mamaya. Say hello muna to them. Say hello to them. Uy, nag-iinarte ang ating Porinoy. Say hello to Auntie Zenny. Hello to Auntie Zenny. Balikan ko kayo mamaya mga lalabs. Yes. Paalis na kami mga lalabs. So see you later. So ayan mga dear, nandito kami sa DHL. So naipadala ko na yung ating packet kung saan ako kumikita dito sa Deutschland. Kasi kailangan natin talaga ng extra income. Hindi natin pwedeng sabihin na lahat is sa ating mga asawa. So ayan, may resibo ako dito. So ayan. So tapos na tayo. So hindi namin alam kung saan ulit kami mapapadpad ni Ate Bing Shub Channel. So ayan mga dear, nandito kami sa Turkey Shop International Mark dito sa amin sa Luni before. Ayan, sa Luni to guys, sa Luni. So ayan, hanap tayo ng mabibili sa dito sa loob. So ayan yung fish head na gine-graving namin ni Ate Bing. So kuha kami ng tig-isa, isang iluluto at isang iuuwi niya mga lalabs. Ayan si Ate Bing oh. Tingin siya nung maiuwi niya. So mga dear, dito ko dinala si Ate Bing kay Ka Bruno. Kasi alam niyo ba kung bakit? Tatlong taon na kami hindi magkasama ang nagpunta rito kay Ka Bruno. So ngayon, dalhin ko ulit siya dito. So tingnan natin sa loob kung makapasok tayo o ano. Kasi before is kailangan ng appointment, blah blah blah. So ayan si baby. Porinoy! So bago kami nagpunta rito mga dear is nagpunta kami sa ano sa rat house para dun sa aking ID kasi nawawala na naman mga lalabs ko yung aking ID. So ayan, tara na sa loob. So ayan, dito na tayo sa loob. So mga lalabs, ano lang, isang pantulog ni Porinoy at saka isang jacket lang ang nakuha ko dito. So may nakita akong bag, hindi ko nagustuhan kasi sobrang payat. Gusto ko medyo ano, malapad-lapad ba ng konti. So ayan si Ate Bing, nandyan, tingin-tingin pa rin siya. So hindi ko alam kung saan kami pupunta after here. Pero magbabayad na tayo ngayon. So ayan, busy kumakain si baby Porinoy. Yeah. So nakapagbayad na kami mga dear. So inaantay lang namin si Tita Bing. Na? That's Tita Bing. Already pay her clothes. So tara na mga dear. So ayan, nandito na kami sa ano, sa Markov para bumili ng accessories kasi last time kumuha kami ng iPhone Pro Max kay Ate Bing Shub Channel. So nagkamali, sobrang laki. So bumalik kami para kumuha ng iPhone 12 Pro siya. So ayan si Ate Bing.
Ayan. At saka kumuha din kami ng para sa ano ni hubby. Kasi yung telephone niya is na tuklap na yung ano ba, yung tempered niya. So, madali na yung mabasag. Lalo na lagi niyang ginagamit sa kanyang trabaho. So, ayan si Porinoy. Nanonood siya sa napakaraming TV na pare-parehas ang lumalabas na channel. Kaya nananahimik ang ating baby Porinoy. Ay, hindi na siya baby. Big boy na siya, mga lalabs. So, ayan. Dito din kami mamimili ng ilalagay naming gulay doon sa aming fish head. So, yun yung lulutuin natin. Uwi na kami ni Ate Bing Film Channel dito sa bahay. So, ayan siya. Nagkakape na siya, mga lalabs. Ayan. Sabi niya, walang pakialamanan. Gutom ako. Lalamon ako. Yan, oh. Sabi niya, wala siyang pakialam talaga. Oh. Wala talaga siyang pakialam. Ayan. So, ang binili ni Ate Bing sa akin na cake ko, mga lalabs, is yung ano siya, quesa. Quesa. Ano ba? Cheese. Cheese cake. Hindi ko masabi sa dolce. Ayan. So, ayan siya. Nagutom kami, mga lalabs, mga dear, kasi alam niyo kung bakit wala kaming breakfast. Nag-coffee lang kaming dalawa kanina. Kasi po rin, oy, hindi na namin napansin. Alam nyo, nag-abot na niya yung supot ng tinapay doon sa lamesa. Nag-breakfast siyang mag-isa. Ayan, kain na tayo, mga lalabs. Tapos na rin kaming namalengke. So, ayan. 1 hour later. Nag-ready din ng couscous si Ate Bing Shob. Wow, pancit, bibing soup. Aba, masarap yung niloloto niya. May kanta-kanta pa siyang alam. Sa loob daw may lumbay. Up, water. Wala na, tinusok-pusok na niya.